Masayang tinanggap ng tinatayang 4,277 mga senior citizens sa bayan ng Labo ang financial assistance na hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa pangunguna ni Governor Edgardo Angeles Taliado, katuwang si Camarines Norte 1st District Representative Congresswoman Josie Banning Taliado sa naganap na magkakasunod ng mga programang inilunsad sa iba't ibang barangay sa naturang bayan nitong 8-11 ng Pebrero taong kasalukuyan. Pinangasiwaan ni incumbent board member Bong Quibral at aspiring mayor Alvin Jerome Banning Taliado ang pamamahagi ng financial assistance sa lahat ng mga surviving senior citizens, katuwang ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Labis na ikinagalak at ipinagpapasalamat ng mga senior citizens maging ng mga punong barangay at sangguniang barangay members ang maagang Valentine's gift ng pamahalaang probinsyal sa mga nakatatandang residente. Nagpasalamat rin ang mga ito sa adhikaing inilatag ni aspiring Mayor Alvin Taliado, incumbent board member Bong Quibral, sampu ng timgawa sa bayan ng Labo. Ako po ay labis-labis na nagpapasalamat kay Mayor Taliado at sa kanyang mga magulang dahil marami pong suporta ang naibibigay ninyo sa amin. Kami po ay nasisiyan sa mga programa ni Gubigay, ni Ma'am Jose, na sana po ay manalo din naman si ang ating magiging mayor. Natutuwa kami sa mga binibigay niyang project na pag kami humihiling kung ano yung kailangan natin dito, ay kami pinagbibigyan niya. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating butihing gobernador, ganon din sa ating minamahal at ginagawa ng congresswoman at siyempre po sa tumatakbong po ng bayan, ang bayan ng Labo, sa kanila pong walang sawang pagbibigay ng mga ayuda, lalo tigit dito sa mga nakatatanda sapagkat sa panahon po ngayon tulad ng aking ibinahagi kanina ay talagang kailangan namin at nila ang mga ganitong bagay na makatutugon sa aming pangangailangan. Napakaganda pong programa nito. Kaugnay nito, siniguro ni aspiring Mayor Alvin Taliado ang patuloy na pagdaloy ng mga programa ng pamahalaan maging ang kanyang suporta at adhikain para sa mga senior citizens. Yung programa daw po namin, yung tigis 1,000 piso sa inyo, malabo daw mangyari, no? Yun na sinabi nun, pumunta dito. Malabo daw mangyari. Pero sa totoo lang, kaya po yan. Kasi pumalaki po ang pondo ng bayan ng Labo, no? Nasa 500 million mahigit. Ang kailangan na pondo po sa inyong lahat ng senior citizen dito sa bayan ng Labo ay humigit kumulang 120 million. Kaya kung ibabawas natin yung 120 sa 500, may matitira pang 380. Diba? Kaya malaki yung pondo, kaya pwedeng-pwede yung mangyari dito sa bayan ng Labo, no? Kumakain pa, mapapagod pa kayo, di ba? Ang hassle. Kaya kami po, kami sa team gawa, kami po mismo ang pupunta sa barabarangay. Kung ano pong ginagawa namin ngayon, yan din po ang gagawin namin pag nanalo kami. Kami mismo ang pupunta sa inyo para ibigay yung benepisyo para sa inyo. Para hindi na kayo mapagod, magpamasayang po, no? Kasi, sa totoo lang, di ba? Ang pagod, senior ka na, pupunta ka ba doon? Pipila ka pa, maghihintay ka pa, di ba? Samantala, muling magtutungo sa mga natitirang barangay sa bayan ng Labo ang team gawa sa 15-21 ng Pebrero para ilunsad ang kaparehas na programa at makadaupang palad ang mga senior citizens. Ito si Juan Carlos Aguirre, BHTV News.